Okay, kung gusto niyo naman siyang bigyan ng mga ngat-ngat, mas maganda na siguro bigyan niyo siya ng chewbone. Bigyan niyo na lang ito after ng training niya, yung tipong nagre-relax na siya, nagpapahinga na siya, nasa loob na siya ng cage, nakatali dyan o nakahiga lang dyan sa sala at wala naman siyang ginagawa. Pwede niyong i-reward yung chewbone and then i-pet niyo ng good boy. Okay, ang ibig sabihin nun, kapag ka-behave siya, meron siyang treats. Okay, bakit chewbone yung edible? Kasi hindi ko nare-required na magbigay tayo ng mga ngat-ngatin niya na chew toy tsaka mga tela, yung mga cloth textures. Kasi pareho nga ng textures. So ang thinking ng aso, ngingat-ngat pala talaga to, yung mga ganitong texture. Kaya ngangat-ngatin ko yung sofa, ngangat-ngatin ko yung mga chinelas. Okay? So, mas maganda chewbone na edible. Isa rin dun sa mga cost ng mga pagngat-ngat ng mga gamit, yung parehong textures. Pwede rin kasing magkaroon siya ng problema sa GI or gastrointestinal system niya. Okay? Kaya minsan nagtataka tayo, kulay black yung poop niya. Okay? Kasi nasugatan na yung kanyang gastrointestinal. So nagdugo na yun. Bakit hindi kulay-kulay yung nasa poop? Kasi na-digest niya yun. May humalo ng chemicals doon, kaya kulay itim. Okay? Kaya mas magandang ibigay yung mga edible na natutunaw ng mabilis. At the same time, hindi sila machochoke. Okay, so ano yung gagawin natin? Number one, exercise your dog. Kailangan nakapag-exercise yung aso nyo para hindi na sila magngat-ngat. Bakit? Kasi pagod na sila. Kaya hindi na sila magngangat-ngat. Wala na silang oras doon. Ang gagawin na lang nila ay magpahinga. Number two, magkukuman tayo ng no. Gagamit tayo ng mga sound correction na sutsot, hey, aa. Yan yung mga sound correction natin. Number three, kapag nakinig na siya, doon na natin imamark ng good. Yes, good boy, good girl. And then, ipepet lang natin siya. Four, gumamit ng mga bagay na tumutunog na pwedeng maka-attract sa kanya. Katulad ng mga toys na tumutunog. So, pag pinatunog niyo yun, iiwan niya yung ginangat-ngat niya at lalapit siya sa inyo. So, yung video na makikita niyo, matututunan niyo kung paano pahintuin magngat-ngat yung mga aso niyo. Ito yun. Gagamitin kong aso dito ay si Pauline. So, isa siyang hyperactive na beagle. At the same time, kasi 6 months niya lang, so nagpapalit siya ng hipin. Kaya naman talagang mangat-ngat siya. Okay, ang ginawa ko sa video na to, inabangan ko talaga na meron siyang ginangat-ngat. Tapos, sinuway ko siya. Inirecord ko yun, idinocument ko yun, para mapakita sa inyo kung paano talaga sinusuway yung mga aso natin para hindi na magngat-ngat. And mapapansin nyo, habang sinusuway ko siya, talagang matigas ang ulo. Okay? So, napakahaba ng video na pagsuway ko sa kanya. Pero gradually, makikita nyo na halos isang suway ko na lang sa kanya, sumusunod na agad siya. Makikita ko sa inyo kung paano yun. Hey! Hey! Give! Shh. No! Give! Shhh! Ayun, papalit yung ipin niya. Shhh! Give! 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 Ikot nga, diba? Shhh! Hey! Shhh! No! No! Shhh! Ah! Shhh! No! No. Ah. Ina na. Wala na siyang pakialam. Ah. No.